Guys, magbabalik ulit si Jojo. May gagawin naman tayong CRV. Ang ginagawa natin dito guys, nagpalit tayo ng radiator. Tapos magbe-bleeding tayo ng coolant niya. Tatanggalin natin yung pressure. Pag may bubbles pa, so hindi natin titigilan ng bleeding yung ating radiator coolant. Ito naman yung papalitan nating radiator guys. Magpalit tayo ng radiator kasi may crack na yung radiator niya. May crack na sa gilid, may singaw na dito. Dito siya sumisingaw guys. Ito yung ating radiator na pinalitan. Okay, so may epoxy na. So nagpalit na tayo ng bago. Ito yung bago nating radiator na kinabit. So pag nagpalit ng radiator, dito lang tatanggalin na itong bracket na to. Saka ito. So mauhugot na natin yung ating radiator. So ngayon magbe-bleeding tayo ng coolant o tubig. Eh, ang ginamit natin guys sa distilled water tapos concentrate na coolant. Yung ginamit natin dito. So ang ginawa natin dito isang 2-in-1 isang litrong concentrate coolant. Dalawang litrong distilled water. So ngayon guys, papaanda rin na natin. Uumpisahan ko na mag-bleeding ng coolant. Ang ginagawa pala natin guys sa Gentry CRV. CRV Gentry. Ngayon papaanda rin na natin yung ating CRV para mag-bleeding. Palabasin natin yung mga bubbles. Ngayon guys, naka-plug. Ayan guys, pinapapaanda rin lang natin to hanggat antayin natin mag-automatic yung pan, magbukas yung thermostat. Pag nagbukas na yung thermostat at nag-automatic yung auxiliary pan natin na wala ng bubbles, eh pwede na po natin takpan. Kailangan lang natin ng bleeding kasi pagka maraming hangin sa loob, magkakaroon ng pressure yung cooling system natin.
minsan nag-overheat o di kaya poputok yung ating mga hoses, bypass hose o di kaya radiator hose. So kailangan na natin ito. Palabasan lang natin yung bubbles. Mga tatlong automatic ng radiator fan at wala ng bubbles, pwede na natin takpan yung ating radiator. Tapos naman ito guys, papalitan natin to ng transmission, automatic brake transmission. Yan guys, nagbe-blading tayo. So ito pala yung gagamitin nating transmission fluid. Honda. Talagang mga ganito kasi dapat ganitong transmission fluid ang ginagamit natin pag CRB kasi nagkakaproblema minsan na pagka ordinaryong ETF lang ang ginagamit dito sa CRB, minsan kumakaldag, kumakadyot yung ating transmission, so wala siyang smooth na driving pagka ordinary, kaya ingat din sa mga ganitong CRB mga gentry kasi may specific talaga yung transmission fluid mo. Hanggang ngayon guys, nagbe-blading pa rin tayo. Antay natin mag-automatic yung pan, tsaka magbukas yung thermostat. Blading pa rin. So ayan guys, so hindi tumitigil pa yung bubble. Pag kumalma na yung tubig natin sa kulan, saka natin sasaraduhan yung ating radiator cap. Meron kasama yon. Ayan o, pag nakikita nyo guys, nagbababos. So, may hangin yan. Bago natin takpan yan, dapat kalmado talaga yung ating radiator coolant. O at saka, o di kaya tubig. Guys, pag mainit pa, hindi pa nag-automatic yung pan, aakyat yan dito. Pag umikot na yung pan yan, bababa naman yan.
dami pang bubbles. Mawawala na yung bubbles natin. Takip. Wala nang bubbles. Yan. Dito natin isasalin guys yung ETF ng transmission fluid ng Gen 3 na Honda. So, gagamit lang tayong imbudo tsaka hose. Yan. Papasok muna yung hose dito. Yun na, tapos pwede na tayo magsalin. Pagkatapos nitong salin natin ng 3 liters, napaandarin muna natin yung makina guys. Doon natin susukatin yung ating transmission fluid. Nasa maximum level pa. She's got a little game perfected. She'll let you think you have control. And then one day when you least expect it, she'll steal away your soul. Start mo, Rick. Okay, start. Ipasok mo lahat ng gear. Okay, lahat. Pasok mo lahat ha. Kasi balik mo sa park.
Pasok ulit. Rek, okay na. Patay mo na. Ubos natin for later. Tapos lagay mo na yung cover dito. Ubos mo na yun. Very good. Ayun guys, tapos na yung ano natin, ETF transmission fluid tsaka radiator tsaka coolant. So ayun guys, service. Yun yung transmission fluid natin guys, 4 liters lang ang laman ng CRB gentry. Ayan, tapos na tayo gentry.